Kasi nga, doon lang sila nakarely. Yun yung maling paggamit ng indicators. Ano yung ano, pagkakalam nyo sa indicators? Ikaw muna, Roniel. Yun po yung ano, yung parang size ng market. Okay. DX? Indicator po ay yan. Parang tools po na ginagamit po ng iba bilang ano, bilang bias. Okay. Kiso ka upload ko mama. Try ko upload this week. Okay. Try ko upload. Or tingnan ko kung kayo ulit mag-session mamayang gabi. Tingnan ko. Baka makabalik sila ano eh, sila not me sa kasilan. Pero anyways, unahin ko muna tong indicators. So DX saka ano, Roniel, ang tama yung sinabi nyo, yung indicators is ano siya eh, kumbaga data na from the chart preview, kung previous pa yan, sobrang tagal pa yan, okay, so tinutulungan niya yung mga traders na to identify kung ano yung current movement ng market, okay, kung ano yung current momentum ng market, okay, so maraming klase ng indicators, okay. Ngayon, hindi ako nag-i-indicators personally, sinasabi ko na sa inyo. Kasi, again, kaya ako gusto ituro sa inyo itong basics ng support and resistance, saka indicators, para magamit nyo siya as part of your trading. Kung kunyari, nakita ko, usually, yung RSI, yung baba, basta yung mga ganun. Kasi karamihan, nag-i-indicators eh. May mga taong hindi nag-i-indicators, naked chart lang, di ba? Ako, naked chart lang, price action lang, okay? So, may mga taong may mga tao kasi na matitigas ang ulo na nagre-rely lang sa indicators. Yun yung hindi maganda. Yung indicators ka lang nagre-rely, okay? Malinaw yun? What will help po? Okay. Ano yung iso ka? Wala pang order block. Wala pang market structure. Okay, wala pa. Inaini lang tayo kasi baka ano eh, sumabog na yung utak ng iba. Iano lang natin yung nanguya. Alam mo yun, sakto lang. Yung kaya pa lang uyain. Okay. Basta hangga't maaari, panag-aaral kayo. Huwag niyo munang madalhin. Masterin niyo muna tong style na to. Pero anyways, balik tayo sa indicators, okay? So, yun nga, yun ang purpose. Kasi karamihan, ginagawang, indicator ang, ang indicators na bibili na ako, mag-short na ako, okay? Yun yung mali. So, ang gagawin natin for this day is, didiscuss ko yung three most common use na indicators. Okay, so yung tatlo na yun is like RSI, volume, saka EMA. Familiar kayo doon sa tatlo? Familiar po, coach. Familiar, nagamit na? EMA lang po. Nagamit ko rin po, pag ano, na nung trade lang po. Okay. So, uumpisahan ko sa volume, okay? So, pupunta ako dito sa FX. Search ko volume. Okay, volume. Sino yung nakagamit na ng volume sa inyong dalawa? Hindi pa po ako, sir. Si DX ba yun? Ron po. Kunti lang, kunti ko lang ako. Bihira po lang po ginagamit. Biral? Yung volume. Okay. Opo. Okay. So, pag sinabi nating volume, no?
Yung volume, ibig sabihin nun, is kung gaano karami yung dumadaloy na pera in a certain time frame. Kaya kung mapapansin nyo, nakatapat sa kandila yung graph sa baba. Okay? Nasa daily time frame tayo ni Bitcoin. Kung mapapansin nyo, yung graph sa baba na red, green, red, green, red, green, nakatapat din siya sa candles natin. Okay? Pero again, ang meaning ng volume natin is kung gaano karami ang dumadaloy na pera during sa hour or time frame na yon. Kasi ang minimeasure ng volume, kung gaano karami yung pera na ginagamit ng traders o gaano kalaking pera meron sa market na yon, sa oras na time frame na yon. Okay? Sige, Hiyo. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo, papakita ko sa inyo muna tayo ng 1 hour time frame na. Ayan. Ayan. So, pansin nyo, kapag tapos na rin yung candle, umiinto na rin yung volume. So, pinapakita niya sa inyo kung ano yung nangyayari. Okay? Pinapakita niya sa inyo yung nangyayari. Kung mapansin nyo dito, tatapat ko dito. One hour, di ba? So, itong candle na to is per hour. So, pupunta tayo dito sa 3 p.m. sa atin. So, kung pansin nyo, hindi na gumagalaw. Pero itong current candle natin, gumagalaw siya, di ba? Pansin nyo, gumagalaw siya. Ayan, gumagalaw siya. So, pwede pa itong mag-red yung graph sa baba. Depende sa gagawin ng candle na to. Depende sa gagawin ng mga traders dito. Okay? So, ganyan gumagana yung volume. And usually, kung matagal ka na nagde-trade, kunyari, lalo na kung sa Bitcoin, matagal ka na sa asset na yon or sa ano pang asset, Ethereum, Matic, Forex pair pa yan, depende, may alam ka ng certain volume sa market eh. Kunyari, alam mo during this day na ganito lang yung volume niya, mababa lang, nasa 800,000, 300,000, okay? Ngayon, may makikita ka ng malalaking spike up. Malaking green, malaking green, malaking red, malaking green, okay? Ang ibig sabihin daw niyan, no? May tumatalon na whale. Yung whale na yon is either big banks, big institutes, okay? Pero hindi ako naniniwala doon sa volume niya may malaking green tapos ano, hindi ako naniniwala doon. Okay? Kasi minsan, mamaya makikita niyo bakit. So, okay, malinaw. Pag may malaking green na graph sa baba, kung mapapansin nyo, umangat yung price. Mataas yung bumibili na sa volume na to, sa time frame na to, kaya umangat yung price. Ganun din dito, puro green na big graphs, kasi nga, pinupush nyo na yung price pataas. Malinaw yun, ano? DX saka, ano? Roniel? Yes po. Okay, walang question so far? Wala po. Okay. Wala po, watch. Pag mataas yung red, ganun din, ibig sabihin marami nagbebenta. Selling pressure, kumbaga. Maririnig nyo yung word na yun, selling pressure. Ayan o, selling pressure. Ang taas ng red, malaki yung red candle. Kasi marami nagbenta. So during this time frame, mas marami yung nagbebenta kaysa yung bumibili. Makikita mo rin sa graph yan, bukod sa candle. Ayan yung selling pressure. Okay? Ngayon, usually, itong volume, pupunta akong daily time frame ulit ha. Ginagamit ito ng mga long-term traders, yung mga ano, holders, spot trader, yung mga long-term investor, para makita nila if, tulad nito, bumabaksak yung volume mo. Galing sabay, babaksak na to. May example na agad ako. Ayan. Ayan o, tinignan to. Kay Bitcoin.
minsan, mamaya na nga yun, mandidistract ako. May papakita ko sa inyo. Ang sign na kunyari, maraming nagbenta, ito focus kayo dito. Dito, kita nyo to, November 10. Kita? November 10? Okay. Dito sa November 10, no? Kung mapapansin nyo, ano nangyari sa candle? Bumaba po. Bumaba, no? Ano nangyari sa graph sa baba? Tumata. Still po siya. Puro pula, no? So, ang ibig sabihin daw nga natin yan, is, ano ibig sabihin yan? Pag may ganyan malalaking rin? Selling pressure. Mataas yung selling pressure? Mm-hmm, tama? Opo. Or may malalaking, pwede may malalaking pera na umaalis during this time frame, no? Or daily time frame. Ngayon, ang gusto kong pansinin nyo is, during a sell-off or malaking pagbebenta, pansinin nyo yung value tuloy. Pansinin nyo yung volume, ha? May papakita ko. Kukuha ko ng trend line mula dito. Mula dito. Okay. So, pag nakakakita kayo, okay? So, ginagamit ito usually ng mga long-term holder. Pag nakakakita kayo ng pagbagsak ng volume after a sell-off or a selling pressure, indication daw yon na marami na nag-accumulate at pwede na mag-reverse yung price. Pwede na kumakat yung price. Malinaw? Malinaw. After ng selling pressure at marami nagbebenta, based sa volume, at bumagsak yung volume up after nung malaking sell-off na yon, pagbebenta na yon. Usually yan nangyayari, nagkakaroon ng reversal or accumulation. Okay, doon daw nangyayari yung reversal. So kung mapapansin nyo dito, no, tututo ko dito. After ng sell-off, nung November hanggang December, bumaba yung volume, di ba? So yan. Bumaba yung volume, as in sobrang baba. Ayan o, mula dito, bumaba ng pababa. As in pababa, hanggang dito. Okay. At kung mapapansin nyo, ito yung pinakamababa. Ito, ito, saka ito. At kung mapapansin nyo, after niyang pagbaba ng volume, ano nangyayari? Roniel? Tumataas po orbit. Tumataas yung price. Kasi nga, pwede nagbibilihan na sila. So, yun yung isang ginagawa ng volume or ginagamit ng mga traders sa volume. Na after ng sell-off, no? But sobrang baksak na nung volume, napansin nila na hindi na normal volume yan, pwede nang gawing reversal yan. It is a sign of reversal. Okay? Next, balik tari naman natin kapag maraming bumibili. Okay, dito sa part na to. Ano napansin nyo dito sa... Puray natin. Ano napansin nyo dito sa March 23? Candle saka volume. DX. Nag-pump-position. Buying pressure. Mataas yung buying pressure, tapos nag-pump talaga. Okay. So, masasabi natin during this day, mataas yung buying pressure, no? So, ang gagawin natin, pansinin nyo ulit itong volume, ha, yung sinasabi ko. Mula dyan, hanggang dito, ayan. Babaksak na rin nga, eh. Ayan, hanggang dito, no? Dito lang muna, no? Dito lang. Pansin nyo, bumaba ulit yung volume, di ba? After bumili, tumaas yung buying pressure. Ang dami nagsibili, pero bumababa yung volume. No? Pwedeng dito para mas okay.
Kita niyo yan? Opo. Okay. Paano ba? Tama. So, ganun din. No? After dito, after nung buying pressure dito, nagbilian sila dito, diba? Tapos biglang bumagsak yung volume. Ano ginawa ng price dito? Dito. Ano ginawa? Bumagsak, diba? Hanggang dito. Bumagsak po. Kasi it's a sign na, katulad dun sa kabila, vice versa, pag bumaba na yung volume, galing buying pressure na sobrang daming bumili, pwede siyang it's a sign ng correction or babagsak na yung price. Okay? So, ganyan tayo magbasa ng volume. Usually, may lalabas yan sa upper left corner nyo. Ngayon, wala akong lumalabas. Di ko alam kung bakit. Pero yun, okay? So, malino yun sa part ng volume? Malino. Okay, walang question sa volume, ha? Wala po. Wala po. No, mate. Question, Roniel. Anong nangyayari kapag ang after a selling pressure, tas bumagsak yung volume? Sir, parang magsisimula ulit mag-up yung market. Okay, tama. Pwede siya, okay. Hindi siya absolute, guys, ha. Nasabi ko lang yung observation. Ngayon, DX, ano yung ibig sabihin ng volume? Ano ba yung, para saan ba yung volume na indicator? Ha? Parang ano, sir, parang bias po sa sir kung hindi na ba, madami bang bumibili or madami bang bebe? Parang tarap. Okay, so tama. So, yun nga, kaya siya nakatapat sa mga kandila. Per time frame, minimeasure niya kung gaano karami yung pera na nagpo-flow doon. Mas marami bang bumibili, mas marami bang nagbebenta. Okay? Ngayon, kung wala nang question sa volume, ang next natin is... Ay? Ang next natin is RSI. No? Close ko muna yan. Familiar sa RSI? DX, alam mo yung RSI? Ang alam ko, overbought saka yung oversold. Okay. Gamit ko lang po yun pala. Entry parang yun. Pang-entry ginagamit mo? Okay. So, tawag dito is relative strength index. Okay. So, tama yung sinabi ni DX, no? Minsan, ginagamit siya ng trader para malaman kung bibili na ba sila or magbebenta na sila. Since may alam ka na, DX, paano mo malalaman na overbought na yung market? Papot ka po siya sa, ano, sa 70% po na sa itaas. Okay. Katulad po nung sinuwi, ano po. Pag umakata 70, okay, tama. Thank you. Paano mo malalaman kapag oversold na siya? Umakamot din po siya sa 30% po sa baba. Okay, so ilalim na S 30%. Okay, thank you. So, Raniel, familiar ka doon hindi? O hindi pa? Di pa forward. Okay, so yun. Siguro panote na lang, ewan kung gagamitin mo siya in the future. Pero para may idea ka lang. So, ito yung sinasabi ni DX kanina, no? Na overbought, oversold. So, para maintindihan mo itong RSI, ang minimeasure niya is yung strength ng market, yung momentum. Nasaan na ba papunta yung momentum? So, kung makikita mo dito, basahin natin RSI 14. Huwag mong pansin din yung SMA. Ayoko, basta, ang gulo niyan. Moving average din yan. Pero yung RSI 14 nakalagay. So, pag binuksan ko itong settings, RSI length is 14. Yung 14 na yan, that is 14 days. So, sinusukat yung strength ng market for 14 days. Okay? Malinaw? Malinaw ko. Okay. Ngayon, yung sinasabi kanina ni DX na 30 and below 30 and above 70. Masa na yun? Nandito yun eh. Okay. Nababasa mo tong RSI app upper band. Nababasa, makita mo.
Apo. Okay, yun. Tanggalin natin tong ano. Nababasa mo yung RSI lower band. Like it. Kita mo. Ano yung number sa kanan ng RSI upper band? 70 po. Yung sa RSI lower band, ano yung nakalagay na number sa kanan? 30. Okay. Yan yung sinasabi kanina ni DX. Ngayon, pag tinignan mo siya sa chart, ganito, sa indicator. Nakikita mo yung... Para to highway, eh, di ba? Nakikita mo parang highway yung itsura. No? Dot, dot, dot. Yung mga dot, dot, dot. Yung nasa taas na dot, 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 nakatutok siya sa 70. Okay? Nakaset siya sa 70. Okay? Yung dot, dot, dot sa ilalim, Roniel, 30 siya. Okay? Yun yung 30. Okay? Yun yung 30. Kaya yung sinasabi kanina na ni DX na pag above 70, so bibigyan kita ng example. Is ang ibig sabihin ng overbought ay overbought tama. Ito. Kita to ako sa nakatutok ako, ano? Rainiel. Kita ko. Anong month? Ay anong day? Thursday po. Okay. 19. Thank you. So, sinabi ni DX kanina, pag overbought, it's a sign na masyado nang mataas yung price sa market. Ibig sabihin, yun na yung ano, kumbaga sagad ng market, masyado nang mataas yun. So, minsan, ginagawa ng mga traders, ginagawa siyang indicator or confluence, no? Na masyado nang mataas yung price. Baka bababa na to. Okay, so yun yung naituro. Pag above 70, overbought siya. Pag bumangat na siya doon, pwede na siyang bumagsak. Okay? So tutukan natin tong January 23 na sinabi mo na kasi overbought siya. Nasa daily time frame ulit ako ni Bitcoin. Ano napansin mo nung nag-overbought siya? Okay. Bumagsak ba siya? Nakita mo? Overbought siya ng few days, tapos bumaksa. Kita? Kita po. Okay. Next, hanapin naman natin yung below 30, no? Na sinasabi. Hanap tayo ng below 30. Eto, to. May nakita tayo below 30. Nasa daily time frame ako. So, kung naalala mo pag below 30, anong ibig sabihin nun, ano, Ron? Ibig sabihin, ito ay over... Well, what? Ha? Ano yun, Ron? Under foot. Oversold. Oversold. Yan. So, pag oversold na siya, under ano siya? Under? Under. Hindi, under 30. Yung rectangle na yan, ay yung dot-dot, ibig sabihin, nasa ilan mo siya ng 30. No? Ayan mo, di ba naman kailangan sobrang kabisaduhin to kasi hindi ko naman ginagamit to. Kailangan ko lang ba talaga i-explain sa inyo kasi ginagamit to na nakakarami. Okay? So, para alam din natin na bibili na yung mga retails. Ay, hindi naman retails. Yung retail mag... Ano tawag to? Retail mag-isip. Mag-trade. Yan yung mga usually na hindi pa sanay mag-trade. Okay? Oh, so below 30 na siya, no? So, ano na ginawa ng market? Pansinin mo. Mula below 30, ano ginawa ng market? Umangat yung RSI, di ba? Ano ginawa ng price? Mula dito. Umangat ko ulit.
Umangat. Umangat po ulit sa above 30 po. Tama. Umangat ulit above 30. So, ganyan yung ginagamit nila. So, dito, kung long-term believer ka ni Bitcoin or holder ka, pwedeng bumili ka na dito nung pumunta sa ilalim ng 30. Okay? So, pwede mo siyang sabihin na, pwede na ako bumili dito. Ganyan. Okay. Pero minsan, no, parang sa ano natin, sa volume, meron siyang parang ginagawang opposite. So, nawala po yung ano po? Screen? Close. Okay. Wait lang. Malot tayo dyan. Tapos punta tayo sa trading view. Kita na? Kita na po. Okay, sige. Ayan. So, kung mapapansin mo, nawala tuloy. Tama na po. Ano yun? May tanong ka, ano? May tanong. Hello? Yes. May magkatanong ata? Meron ba? Wala po, sabi ko po, ayan, kita na po yung script kasi nawala po kanina. Ah, okay, kita na. Okay, sige, thank you. So, kung mapapansin natin, no, kahit yung, kahit sa volume, diba, may divergence ako sinabi. May divergence dito sa RSI. So, yung sabi ng divergence, hindi niya ginagawa yung purpose niya, diba? Kasi sa volume, diba, pag nakita natin mataas yung buying pressure, minsan, dapat, kailangan, paangat lang siya ng paangat. Pag puro green candles, puro green graph yung nasa baba, ibig sabihin, maraming bumibili, diba? Sa RSI, minsan, kahit sabihin mo, paangat yung price, pero yung RSI, pababa, ang tawag doon, divergence. Okay? Papakita ko. Pakita natin dito. Wait la. Para wala akong makita ang divergence. Teka lang ha. Ganap tayo. Ba't parang wala dito ngayon? Baka sa 4 hours. But hindi ka pinira sa 4 hours. Ano nangyari? Ba't wala dito? Ah, ito. Ito. May nakita ako. Ito Ron. Tinan mo to. Pangat yung price, di ba? Yung RSI. Ano ginagawa nung ano? Pangat yung RSI, pero ano ginagawa nung price? Dito. Ito, papakita ko para mas malinaw. Pangat po, pero yung ginawa nung price... Pababa. Okay. Ay, yan. So, divergence ang tawag dyan. Ibig sabihin, pag nagkakaroon ng divergence ang indicators or ang price, pwedeng siyang sign ng reversal. So, sa volume, di ba? After ng sell-off, bumaba yung volume. Dito naman sa RSI, kung pansin mo, nagsalungat siya, pababa yung price, pataas yung RSI. Di ba pag pataas yung RSI, dapat pataas din sana yung price? Pero nangyari dito, kung mapapansin mo sa daily, may divergence na. Ang tawag dyan, bullish divergence. Okay, bullish divergence. Pataas yung RSI, pero pababa yung price. Tawag dyan, bullish divergence. Hindi ko ata nasabi yun sa previous ano namin, batch. Ang tabi ko lang ng divergence, pero bullish divergence ang tawag dyan.
So, ganun din naman, baliktad din, kapag pababa naman yung RSI, taas paangat yung price, teka lang, hanap tayo. Pero yun na rin yun, ang hirap maghanap ng ano, divergence. Pero vice versa lang din siya, no? Para sa bearish divergence, pag pataas yung price, tapos yung RSI pababa, malapit na yun siya, bearish divergence siya. Ibig sabihin, malapit na siya bumagsak. Okay? Okay. Ganun siya. Okay? Ngayon, next natin, walang question sa RSI? Wala naman po. DX, may tanong? Wala naman po. Okay. Gusto ko lang din idagdag na pwedeng i-adjust tong ano ha, RSI, like, di ba 14 days sabi ko sa inyo minimeasure niya, pwede nyo siyang, pwede natin siyang adjust into 7. 7 days, no? Pag in-adjust, perfect sa ano? Sa lower time frame po. Pwede po. Yung usual yung ginagawa ng iba, pinang i-scalp nila. Okay po. So, eto, gagawin ko siyang 7 days. Pag ginawa ko siyang 7 days, ang mangyayari dito, mas bibilis siya. Okay? Ayan, dito. O, papansin mo dito. Burin ko. Ay, nawala yung RSI. Eto lang ha. Una natin yung RSI ulit. Ayan, dalawa na siya. Ang galing. Alisin natin to. Okay. Ipapakita ako, no? Hindi to lumabas. Hindi to lumabas kanina doon sa kamila. Ay, ba't tayo bumaba? Ito magandang trick dito sa RSI. Kung kunyari, long term ano ka, buyer. Pansinin mo tong date na to. March 10 to 9. Kita? March 10 to 9. Kita ba ron? Kita po, ito po lang. Okay. March 10 to 9. Kung mapapansin nyo, no? Over. Ano siya? Over. Ano ulit siya? Over, oversold or overbought? Oversold po. Okay. So, oversold siya. So, ano yung sabihin pag oversold? Walakas po yung buy. Pwedeng sign na siya na bibili ka na, no? Marami na nagbentahan. Mura na yung price. So, tutukan natin ito ulit, ha? So, kung nakita mo yan, no, kung balak mong bumili, bumili ka na sana dyan, no? Bumili ka sana dito, no? March 9 to 10. Babalik ko sa 14, ha? Tina mo. March 9 to 10, di ba? Kung ano ka nyan, hindi ka pa bibili, di ba? Kasi parang wala pa sa ilalim, eh, no? Tama ba? So, mas mabilis siya kung mapapansin mo. Kung sinet mo siya ng 7, mas malalaman mo na, bibili na pala dapat ako, eh. Okay, eh, no? Di ba? Mas napaaga sana, nakabili ka na agad dapat dito. Malinaw yan? Opo. Okay. So again, hindi ko kayo
pinapwesta na hindi mag-indicators, pwede kayong gumamit, walang problema. Dagdag, ang gusto ko lang gawin nyo sana is huwag nyo lang siyang pag-relyan ng pag-buy and sell nyo. Okay? Dagdag nyo lang siya as confluence. Okay? Okay po. Okay po. Isa pa. Last na indicator is EMA. Question po. Go po. Sir, pag ano po, sa halimbawa 15 minutes time frame, anong size ng RSI ginagamit po? Ganun pa rin yung default 14 kadalasan. Pero yun nga, ang ma-advise ko, yung mas mabilis na agad kung gusto mo mag-indicator ng RSI. Mag 7 ka na para mas makita mo na agad na, uy, oversold na. Kasi minsan sa default na 14, hindi pa siya ani, hindi pa siya hinog. Sa 7 days na measurement ni RSI ng momentum, doon nakikita mo na agad na uy, oversold na, uy, overbought na. Okay po. Ayun. Eh, paano ba i-close to? Close ko muna to. May question ba? Sa RSI? Wala na po. Wala na. Sige. Alasin ko lang itong mga... Ang next natin is EMA. Familiar ka, ano, DX sa EMA? Konti lang po. Okay. 3 hours, 10 shot. For the EMA, no? Yung yellow na nakikita nyo, kaya EMA 200 lang iniwang ko. Kasi minsan indicator siya ng mga traders for pag nag-zoom out sa chart. Kasi 200 days yung ano niya, minimeasure niya. Okay? So, again, indicators measure past datas. Okay? To help us to identify kung nasa na ba yung market, kung pwede na tayo bumili o pwede na tayo magbenta. Ngayon, kung mapapansin nyo sa EMA, ang ibig sabihin ng EMA is exponential moving average. Okay, so kaya nga 200 kasi minimeasure niya yung average movement ni market in the past for 200 days. Ngayon, tatandaan nyo lang naman sa EMA, pag nasa taas ang price or ang candle, there's a possibility na masyado ng mahal ito at pwede nang bumagsak. Okay, malinaw. Again, pag nasa taas ng EMA ang price, indication siya na pwedeng mahal na ito masyado or it's time to sell. Okay? Ganun din naman kapag nasa ilalim na siya ng EMA. Vice versa lang. Pag nasa ilalim na siya ng EMA, that means na it's time to buy or pwede na tayong bumili. No? So, ganun lang siya ginagamit yung EMA. So, ito kung makikita nyo, no? Nagkaroon tayo ng for so many days dito. Teka lang, galaw natin to. Mula November 2022 hanggang downtrend tayo. Hanggang December, pansin nyo, November 2022 hanggang December 2022, nasa ilalim lang tayo mostly ng EMA. Okay? Tapos, nung nag-breakout tayo sa taas ng EMA, minsan kasi babaksak din eh. So, nakita nyo, umangat na tayo above ng EMA. Tapos, ang ginawa, bumaksak ulit. Again, kung napag-usapan natin sa range ng deviation, kung ang tawag din dito is deviation, pumapailalim siya tapos aangat lang ulit. Okay? Gets? Malinaw ba yung EMA? Okay po. May malinaw po. Yung EMA guys, meron siyang 50-20, yan yung measure niya. So ako kung gagamitin ko siguro siya 200 lang talaga kasi for confluence ko lang siya for long term. Hindi ko siya ginagamit like, yung nga, per hour, per... Kasi, siguro isang day lang din, kaya hindi ko na rin ginagamit. Kasi ayoko na masyadong makulay sa chart. Ayoko na maraming masyadong kulay. Kaya hindi ko naman talaga sinasabi na sobrang hindi useful ang indicators. Ang sinasabi ko lang talaga, huwag lang kayo mag-rely sa indicators. Okay? So, kung mapapansin nyo,
Nasa ngayon na nasa taas tayo ng EMA. Sa tingin niyo ano pwedeng mangyari? Ayan, dahil nasa taas tayo ng EMA. Pwedeng pababa na, no? Pwedeng mauntog, nauntog na nga tayo, eh. Yeah, and then decline na po yung average. Oo. So, ayan. So, ngayon, papakita ko lang sa inyo yung pagkasamahin ko yung tatlo, no? Pagsamahin natin yung tatlo. FX volume. Ang sunod sa volume is... Ano yung isa? RSI, no? RSI. May papakita lang ako sa inyong divergence kung paano siya gamitin ng sabay-sabay. Okay. Dito ata yun. Ah, ito. Tingnan nyo to. Tingnan nyo yung volume, ha? Saka RSI. Nasa daily pa rin tayo ni Bitcoin, ha? Ba't tayo po ba sa RSI? Wait nga, dito ako gawin. Kainis din, no? Ayaw makisama. Ayan, okay. Sasalisin ko nga itong yellow kasi sumasakit mata ko, eh. Ayan, okay. Wala na. Volume natin, pababa. Naalala nyo, galing sell-off. Pero yung RSI, ano? Mataas po. Yan. So, tinan nyo ito. It's also a sign na of reversal. Okay, volume ay pababa na while RSI is paangat. So, it's also pag ang volume at ang RSI ay nag-form ng divergence, pababa ang volume, pataas ang RSI, it could be a sign of also a reversal. Okay? Malinaw? Kaya, ito po yung isang concept. Pag nag-relay ka lang sa RSI, pakita ko sa inyo. Pansin nyo dito, Friday, January 13, kita? January 14 hanggang January 13. Ano nangyari sa price? That. Yan. Pataas po yung price. Pataas yung price, di ba? Tapos yung RSI, overbought or oversold? Overbought. Overbought. Pag overbought, anong ibig sabihin nun? Long downtrend na po. Possible na mag-downtrend pa po. No. Okay. Ganun dapat, di ba? Ganun yung use ng RSI. Pero napansin nyo, so kung nag-rely ka lang ng RSI, tinan mo yung nangyari. Kung nag-short ka na dito, sayang lang yun, ano mo? Kasi, ang problem minsan sa RSI, pwede siya maging overbought ng ilang days. Tapos, ang nangyayari, aangat pa pala siya. May aangat pa pala siya. Pwede pa siya mag-90, pwede pa siya mag-100. Ngayon, so, pag nakita mo lang lumagpas yung RSI ng 70, at sa tingin mo, overbought na siya, yung iba kasi nagsisell na. Kasi nga, doon lang sila nakarely. Yun yung maling paggamit ng indicators. Okay? Malinaw? Walang question? Opo. Malinaw po. Okay. Di ba yung RSI po ay nasa 14 days? So, gusto ko na, kasi ngayon sa palang ito nalaman eh, gusto ko po na makita yung pag 7 days na gagamitin. Okay. Gusto mo makita ngayon? Sige, punta tayo 15 minutes. Close natin ito. Punta tayo 15 minutes.
Wala, baka nakabili ako dito. Sana nakabili ako dyan. Yata umabad dyan yung price. O hindi nga, pababa na nga. Okay. So, magtatay RSI, FX. Gawin natin, ano, 7. Gawin natin 7. Ayan. Dito, kung mapapansin mo dito sa 15 minutes, oh. Nag-ano na dito, nag-overbought sa 15 minutes. Ano ginawa after? Umangat naman. So, mabilis na buy and sell to. Tinan mo. Kita? Kita po. Ayan. Nag-oversold siya. Tapos, ayan. Umangat naman. Kaso saglit lang. Pero kung mapapansin mo, hindi na siya bumalik dito sa low na to. Umangat na siya hanggang dito. Tapos kung mapapansin mo dito sa ano, ba tayo umangat? Ayan. Nag-ano na rin siya dito, nag-oversold. Ito, yung price dyan. Eh kung titignan natin sa ano yan, sa 14, palitan natin ng 14 ha. Dito hindi pa gaano, di ba? Hindi pa sobrang sagad. Unlike dito. Dito nagkulay na eh, oh. Kanina sa 7. Pansin mo. Balik natin sa 7. Makikita mo mas nagkukulay na siya agad. Kasi mas mabilis nga. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh, nagkulay na siya sa ilalim. Kasi ilalim na siya nito agad o. Oh. Doon sa kanina hindi pa, di ba? Kasi ilalim na agad siya nito o. Oh. Napansin mo? Yung low na to. Hindi po kumalaw yung screen spots eh. Ha? Hindi kumalaw. Hindi po kumalaw, hindi po lumipat. Yung? Stranded po ako nung nanina. Nung screen mo. Ay. Saan huminto? Pero ngayon gumagalaw na? Sa ano, kanina. Hindi pa. Doon sa ano, doon sa kanina pa. Sa 7 days na ano, RSI. Ay, sige, wait lang. Try ko ulit mag ano, bumak. Mak tayo. Ayan, kita. Hello? Come on up. Kita na. So, ulitin ko lang. Kita na po. Ayan sinabi ko. Dito. Ay. Ano yan? Chart. Pansinin mo to, kung saan nag-pump tayo ngayon. Yan. Ilalim, no? Dito sa oras na to, 15 minutes to, nakita mo nagkulay na siya kasi mukhang sagad na siya. Parang ito rin, yung kulay green na siya kasi ibig sabihin talagang sobra na siya. Like, 90 na nata to, 100 or high na siya during that range. Kasi pag nagkulay ng ganyan, siya na yung high that range eh. Kita mo? Sa 7. Gumagalaw pa. DX. Gumagalaw. Okay, pagpupunta tayo dito, nag-weak na pababa. Malalim na siya, pero hindi siya nagkulay. Eh, nagkulay siya ng konti, oh. Pares na sila nagkulay, di ba? Pero kung mapapansin mo, kapag ginawa ko siyang 14, ganyan. Wala pang kulay, oh. Eto.
Di pa akong maabot eh. Ay, ano, kulang pa yata eh. So, yes. Tapos. Nag-14 days sa Seoul. Hindi siya nag-uri. Hindi siya nag-ulay, di ba? Opo, opo. Maaring dumikit na siya sa 30 or 70, pero hindi pa nag-ulay. Unlike doon, nakita mo na talagang sagad na siya. Ibig sabihin, mas magkakaroon ka ng indication na ay pwede na ako bumili, ay pwede na ako magbenta. Diba? Pati dito, tina mo. Opo. Malapit pa lang siya. Doon sagad na kanina yun, mag 7. Balik ko. Ayan, ayan o. Ayan, nasa ilalim siya. Nasa taas. Yung makulay o. Ibig sabihin siya na yung pinakamataas during this 15 minutes. Which is nakatulong kasi nagpump na siya o. Mula doon, tapos sa downtrend na siya mula doon sa green and purple. Gets ba? Accurate din yata, o papos mo, accurate na yata yung 7 pa gagamitin. Oo, mas accurate yung 7. Nung before, nag-indicator ako. Nag-indicator pa ako. Nag-7 na ako eh. Kasi napansin ko mas, ano siya, mas mabilis nga kasi. 7 days kasi yung sinusukat niya. Ayun. Question? What happened? Thank you po sa, ano, sa, bagong, okay, walang problema. Tawag dito. So yun lang, yun yung isa sa napag-usapan namin bukod dun sa sinend ko sa inyo, no, sa TikTok. Kasi more on ano eh, introduction yung tinuro ko sa kanila tapos tong indicator. Saka lang kami tumalon dito sa liquidity. Ngayon pala, yun nga again, just a reminder, no, na the concept that I'm using mostly kay ICT, mostly sa akin, experience ko na, no? Sige. Pa-opening more pa, okay? Manonote kami ng ano, ICT concept po. Sa YouTube, pwede po kaya yun sa, ano, sa YouTube. Pwede naman. Or may video ka po na ano. Meron akong video. Kaso kasi, advanced siya. Pero at least, Meron siyang playlist, 2023 Trading Journal. Hindi siya beginners for, ano na, like, gusto mo nang mapag-aralan yung, ano, lesson ni ICT. So, meron ako doon, inuunti-unti ko. Kasi hindi ko pa dinadamihan kasi nga nakafocus ako sa pag-pulma ng mga beginners from zero to, ano yun, hanggang papunta kay ICT. Pero meron na ako mga videos doon from ICT. Ed. Pero yun nga, kung a-attend ka pa rin naman every Saturday, di-discuss ko pa rin naman yun. Mas detalyado lang siguro this time. Kasi nga, that's last year. Pero nagagamit ko pa rin naman siya hanggang ngayon. And so kung available ulit kayo next Saturday, ganun ulit, 3 to 5. Again, I highly encourage you guys na huwag muna mag-social media hanggat maaari kung tutuloy-tuloy yung program para maiwas kayo sa distraction, para yung retention nyo umaba kahit papano, no? Kasi lalo na mahaba yung mga lessons natin. And kung magtutuloy kayo sa program, again, every week may mga assignments ako, may mga papagawa ako sa inyo dito sa group natin, no? Of course, ang plano natin is mapalaki yung community natin na kung saan natutulungan yung mga traders, no? Na hindi yung naglalagay lang ng pera basta-basta tapos nauubos yung pera, which is ganun kasi nagsimula yung karamihan, which is ito naman yung goal ng community natin, maiwasan yun, no? Please po, sir. Please po. Wala nang question, ano, Roniel sa KDX? Wala na po. Okay, so kung wala nang question, yun nga, again, the assignment, huwag niyong kalimutan. And see you next Saturday. Okay po. Sana see you next Saturday. Yan. Okay. Thank you po. Thank you. Welcome. Chat na lang pag may question dito sa group, ha? Okay. Okay, bye-bye.